Okay guys, so pag-usapan naman natin ngayon yung tinatawag nating retargeting. Ayan, di ba nung last video, pinakita ko how to create a customer list. Ngayon, yung nagawa nating list na yon is below 1,000, parang 500 plus lang, di ba? Ngayon, ang gagawin po natin dito is gagawa natin ng lookalike audience. So, hindi natin to irarun na custom audience lang. So, basically, sa retargeting, hindi katatarget ng custom audience lagi, ha. So, katulad nung sa ating basic course, di ba? Pag nagraran tayo ng ads, hindi naman custom audience ang nilalagay natin sa audience, kundi yung look-alike audience. Ngayon, last course natin yung basic course, ang ginamit natin ng mga look-alike audience is more on messaging campaign, di ba? Yung people who message your Facebook page ng ganitong ano, ilang araw, 30 days, 60 days, 90 days, 365 days. Ngayon, ganun din dito sa ating customer list. Kung paano natin ginawa ng look-alike yung mga katulad nung sa basic course natin, ganun din naman dito sa customer list. So, ngayon, nalaman nyo na yung paggawa pala ng look-alike audience is nasa advanced course pala, no? So, yung iba, nagtataka basic course pero may look-alike audience, di ba? Medyo advanced na to, no? So, yun nga lang yung advantage nyo. Kahit basic course yung kinuha nyo dati, yun, parang advanced na rin yan. Pero, this time, hindi lang tayo magpo-focus sa messaging. So, marami na. Merong customer list. Mamaya, papakita ko rin yung sa website, yung video views, etc. So, marami po tayong pag-uusapan sa video na to. Now, unahin na natin tong customer list since ito yung nasa screen. Ito yung ginawa natin last video. Ngayon, ikiklik lang po natin itong create audience. So, basic na basic, di ba? Parang basic course pa rin. Now, create audience, then look-alike audience. Ayan. Then, select your look-alike source. So, hanapin lang natin yung source natin. Ayan, value-based. So, hindi yan. So, other source tayo. Then, ayan, customer list CSV. So, ito yung ginawa natin kanina. Yung last video. Ayan, customer list CSV. So, yan yung gagawa natin ng lookalike. Then, search for regions or country. Siyempre, Philippines pa rin. Or, kung saan ka man nag-ads. Ayan, kung anong bansa. Then, ano pa ba? So, tulad nga sinabi ko sa basic course, kada isang lookalike is one country lang, ha. So, kung may Philippines ka, may USA ka, may Canada, so, iba't ibang mga lookalike audience dapat yan, separately. Then, select audience size, syempre, effective, 1% pa rin, no? 1% lang po tayo. Ayan, estimated reach is 1,090,000 people. Ayan. So, create na natin yan. Create audience. So, yan. Again, basic course pa rin. Populating. So, hintayin natin ng mga ilang oras yan. Usually, tumatagal yan ng mga 1 hour. Depende sa size, di ba? Kung konti lang naman yung kukuning data, mga 1 hour. Most probably, mga 3 hours, 6 hours, ganyan. Pero, pinakamatagal na talaga is 12 hours. To 24 hours. Sobrang tagal na nun, no? So, hintayin lang natin yan matapos mag-populating. After mag-populating, pwede na natin magamit itong look-alike ng ating customer list. So, pag niran natin itong customer list na look-alike natin, anong mangyayari? Matatarget natin yung mga tao na talagang interested sa products or services na in-offer natin. Kasi email address na yan, eh. Very accurate na yung hanapin ni Facebook dyan. Okay, so yan yung number one retargeting natin is from customer list. Ayan. So exciting, di ba? Second, create ulit tayo ng ating custom audience. So custom audience, so anong gusto nyong unahin? So tapos na tayo sa customer list. So website, ayan. So since gagamitin natin ngayon is website, may website ka na, nilagyan mo ng pixel yan, tama? So, ito yung sinasabi ko last video, kaya tayo may pixel, kasi yung pixel na yan, yun yung nagmamonitor, yun yung nagtatrack
yan yung nagbibilang kung ilang tao yung bumisita doon sa website mo, ilan yung tao na nag-add to cart, ilan yung tao na nag-purchase na ng products or services mo. Ngayon, gagawin natin source is website. Yan, tama. Then, click next. Yan. So, kung makikita nyo, yan, nakakulay green. Ito yung source, yung ginawa natin last time na pixel. Ayan, di ba gumawa tayo ng pixel, yung last video natin na how to create Facebook pixel. So, ito yon, ito yung ginawa natin yung pixel, yung Mr. Kuripot. Ayan, pag kulay pula yan, ibig sabihin, hindi mo pa na-setup ng tama yung pixel mo. Balikan mo yung last video, no? I-setup mo ng tama yon. Dapat magkulay green yan. Kasi pag pula, ibig sabihin, hindi pa na-setup na maayos, hindi pa naka-insert doon yung pixel code sa website mo. Okay, so malinaw. Now, source is ito, then events. So maraming klaseng events. Yan, so makikita nyo, all website visitors, people who visited specific web pages. Visitors by time spent. So pwede rin yon na lahat ng klase na nag-visit sa website mo, ita-target mo. Pwede rin naman na people who visited specific web pages. So, ang gagawin mo dyan, insert mo yung specific URL na yon. Ayan. Then, URL. So, wala palang specific pages dito. Pero, ang mangyari dito kasi, magkakaroon ka ng, ito, pwede ka mag-insert dito sa URL. Ayan. So, pwede ka mag-insert dito sa URL ng ayan, ibang link. For example, hindi lang yung web, hindi lang homepage ng Mr. Kuripot ang gusto mong targetin. Let's say, yung ibang subdomain ba tawag doon? No, basta yung ibang web pages, yung mga nag-checkout. Ayan. So, mga nag-checkout doon sa website ko. Ayan. So, yun yung tatargetin natin. Ang retention, kung ilang araw, ilang araw yung gusto mong kuning data na nag-visit sa specific URL na yan. Okay? So, malinaw ba? Ayan. Then, further refine. Pwede nyo rin gamitin to, frequency. Mas okay. Ayan. Greater than 2. At least 2. So, ibig sabihin kasi ng frequency, ilang beses sila nagbumisita sa page. Pag isang beses lang yan bumisita, pwedeng naklik lang nila yan, accidentally. Pero kung dalawa yan, or higit pa, eh, malamang interested talaga sila dun sa ino-offer mo sa website mo. Okay? So, mas maganda, meron kang refine by frequency. Ayan, at least 2. Greater than 2. Okay. So, pwedeng ganyan, specific na page. Yan. So, gawin naman natin, ano pa ba? Visitors by time spent. Ayan, pwedeng time spent. So, pwedeng 25% na bumisita sa page mo. So, pwede rin yun. Ay, sa website mo. Website nga pala yung pinag-uusapan natin. Pero ako, ang ginagawa ko lagi dito is dalawa. Isang all website visitors at isang people who visited specific web pages. Ayan, pwedeng all visitors. So, wala ka nang ilalagay dyan na URL kasi lahat ng page nung website mo is kukunin ng data ni Facebook. Okay. Now, retention. Pwedeng 30 days pero gawin nyo maximum 90 days. Ayan. So, para sa akin, mas accurate 90 days kasi di ko alam pero yun yung sa results ko. Mas okay yung results ng 90 days sa website ko, ha. Ngayon, sa inyo, sa website nyo, depende rin kasi sa mga in-offer yan, depende sa products or services, mag-experiment kayo. I suggest mag-experiment kayo ng retention kung ilang araw. Gawa kayo ng maraming custom audience and lookalike audience. Mag-experiment po tayo. Hindi pwedeng kung ano yung nakita nyo sa video na to, eh yun na yung gagawin nyo. Ito po ay guide lang naman. No? Kayo pa rin gagawa at mag-experiment nyan. So, sample lang. Yan. All website visitors retention is 90 days.
Then audience name and all website visitor. Yan. So palatandaan ko lang 'yan sa description kahit wala na 'yan. Then create audience. Yan. So okay na. So done mo lang 'yan. So kung makikita niyo dito, ayeto ang ginawa natin, all website visitor. Size not yet available, pending. Ibig sabihin, binibilang pa. Binibilang pa ni Facebook kung ilan yung bumisita sa website. Ganun din, ibig sabihin yan is populating pa rin. So, maghihintay ka po na ng mga ilang oras or mga ilang minuto para mag-populate po yan. Okay? Pag size ready na, yun, gawa ka na ng look-alike din yan. So, again, hindi tayo gagamit ng custom audience para mag-run ng ads. Laging dapat may look-alike audience yan. So, ang gagawin natin, every time na may custom audience tayo, is gagawin natin siya ng look-alike. So, gawa tayo ng look-alike. Ayan. Other sources. Then, all website visitor. Ito yung ginawa natin ngayon. Ayan. Same pa rin. Select audience size is 1%. Then, ito pala, nalagpasan natin. Philippines. Ayan. Okay. So, estimated reach, ganun din, nasa 1 million. Create audience. Ayan. So, ganun lang. So, simple lang, pag sinabing retargeting, itatarget natin yung mga ganung klaseng tao using lookalike audience. Okay? So, ayan, meron na tayong customer list. Meron tayo sa website. So, experiment na lang gagawin nyo dyan. Then, next is, gawa tayo ng another custom audience. Sa ano naman? Facebook sources tayo. Facebook sources. Then, video. Ayan, video. Ngayon, ito yung last gagawin natin, ha. Last na gagawin natin tong video. Ngayon, kayo may mga lead form kayo, like Google Forms. Pwede kayo mag-experiment dyan. Katulad ganina, di ba? Gumawa tayo ng Google Form, which is dun sila nagre-register. Every time na meron kang lead magnet, dun sila nagre-register sa Google Form. So, pwede nyong kunin yung data rin yan, yung mga nag-register. So at least, hindi nyo na kailang i-insert yung email sa customer list. So pwedeng direct na dyan sa lead form na yan. Okay? Then, Facebook page. Hindi ko na rin itatackle to ngayon kasi natackle na natin yan. Last basic course pa. No? Basic. Akalain mo yon basic. Pero nasa advanced pala yan dapat. Okay? So, ayan, Facebook sources, gagawin natin ngayon yung video. Ayan, video tayo. Engagement, choose type. So, ang gagawin mo dito, mamimili ka ng rule. Ano yung kukunin mong data? Yung mga tao na nag-view sa'yo ng mga 3 seconds? O nag-view ba ng video mo ng around 10 seconds? O yung mga tao na nag-view ng video mo ng mga around 50% at least. Di ba? Natapos nila. Pero syempre, ang pinaka-effective talaga na makuha ang audience dyan is people who watch your video at 95%. Bakit? Kasi, kaya nila halos tinapos yung video kasi interested sila dun sa ino-offer mo. Di ba? Kasi kung halimbawa, pinili mo dito, people who viewed at least 3 seconds of your video, possible, nakita nila yung ads mo, nag-scroll sila, pataas, 3 seconds na yun, ah. Di ba merong autoplay sa Facebook, autoplay video, malamang, pag 3 seconds, possible na nadaanan lang ng timeline niya yung sponsored ads mo, hindi naman talaga sila interested, no? Nagkataon na naka-autoplay video sila. Okay? Kaya, parang kung makikita sa record is, uy, may nanood sa video ko. Pero, ang totoo, 3 seconds lang yon. Kumbaga, napadaan lang sa timeline niya. Okay? So, kung titingnan, hindi effective piliin itong 3 seconds of your video. Kasi, malamang sa malamang, marami ka rin makukuha ng data, kaso, hindi naman lahat yon is quality. Hindi naman yon lahat is interested talaga sa products or services na in-offer mo. Ngayon, ayan, ano yung the best time or seconds para
ayun, masabi na quality yung makukuha nating ano na prospects. Okay, sabi dito people who either completed or viewed at least 15 seconds of your video. Ito yung the best. Yan. Ito yung the best. Ngayon, sabi nyo, sabi mo, coach, di ba mas quality kung natapos yung video na at least mga 95%, no? Di ba? Mas okay itong pangatlong, hindi itong 95%, medyo konti makukuha mong data dyan. Kasi itong pangatlong option na to is people who either kasi completed, natapos na yung video, or viewed at least 15 seconds of your video. Ngayon, ang makukuha mo nga lang data dyan is possible na nakatapos ng video or napahinto sa timeline nila ng mga 15 seconds, di ba? Na-view yung ads mo. Possible na may makuha kang hindi quality na audience. Pero, malay mo, quality. Kasi 15 seconds na rin yan eh. No? Parang, kumbaga, na-curious sila, sinilip nila, uy, parang okay itong ads na to, parang okay itong video na to. Silipin ko nga. So, nag-play sila ng mga around 15 seconds, 20 seconds, di ba? O yung iba naman, talagang tinapos yung video. So, so kung titignan, the best option dito is yung pangatlo. Yan. Either completed or viewed at least 15 seconds. Yan. Okay. So, ngayon, dito, choose video. So, mamili ka ngayon ng video sa page mo. Yan. So, alisin ko muna itong mukha ko. So, sa page, yan, Facebook page, di ba? Tapos, mamimili ka ng page mo ngayon. Sabi yung page ko, nawawala. Mm-hmm. Yan, Mr. Kuripot. Yan. Mamimili ka ngayon ng video na pinost mo dun sa Facebook page mo. So, for example, ito. Ano ba itong video na to? Okay. For example, ito video ads na to. So, pipiliin ko yan. Okay. Ano ba yung video na to? Silipin ko lang ha. So, about ano rin to? Sa course. Okay. So, kunwari yan. I-check ko lang yan. Then, confirm. Okay. So, people who either completed or viewed at least 15 seconds of your video. Nung video na to. Ayan. Okay. Then retention, mas okay pa rin na mas mahabang panahon. Di ba? At least matatarget pa rin. No? So, ako, ginagawa ko lagi retention is 365 days. Ngayon, based sa akin to, based sa aking experience, mas effective ang 365 days. Ngayon, sa inyo, halimbawa hindi siya effective, try nyo gumamit ng at least 30 days, 90 days, lalo pag bago pa yung page nyo. Yung page ko kasi, matagal na yan. Magtatatlong taon na yan. Kaya talagang kahit 365 days gamitin ko, is very effective yan. Okay. Audience name, video ads, 15 seconds. Yan. So, ako, wala akong maisip na title. At title lang naman to. So, bahala kayo dyan. Ayan, create audience. So, ngayon, meron na naman tayo. Video ads na kukunin ni Facebook yung mga nag-view sa video mo na yon ng at least 15 seconds or at least nakatapos ng video. So, dalawang kukunin yung data. Okay, so napakalinaw. Ngayon, since custom audience to, again, gagawa natin yan ng lookalike audience. Select your lookalike audience. Select your lookalike source, other sources. Then, nasa na yun? Uy, bit wala. Ayun, nasa baba. Ayan. Video ads, 15 seconds. Then, Philippines. Okay, so wala na. So again, 1 million estimated reach. Yan. Create audience. So, yan. Meron na tayong tatlong lookalike audience na gagamitin. So, customer list, all website visitor, and
video ads yung nakatapos or at least 15 seconds yung pinanood sa video. Okay, so ayan, so I hope na nasunod natin isa-isa. Ngayon, kung may gusto kayong gawin sa audiences nyo, mag-experiment kayo kung anong gusto nyong gawin dyan. Depende kasi yan sa page, depende yan sa website na ginagamit nyo. So, merong effective sa akin, merong hindi effective sa inyo. So, depende po yan kasi sa products and services din na ino-offer natin. Okay? So, next video. Ayan, gagawa na tayo ng conversion ads. No? So, last course kasi natin, basic course, is more on messaging ads. Dito, sa gagawin nating advanced course na to, ang gagawin nating ads dito is conversion ads. Paano tayo gagawa ng isang effective na conversion ads? Okay. So, abangan natin. So, let's proceed sa ating next video.